isdang nakabaliktad lumangoy, mga isdang kulay asul, at isdang manipis. Ilan lang yan sa magagandang isda na makikita sa ilog at lawa ng Pilipinas. Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na to, pag-uusapan natin ang 14 most beautiful freshwater fish na makikita sa ilog ng Pilipinas. Ang ating bansa ay may kinikilalang 400 ilog at bawang lahat ay tahanan ng mga kakaiba at makukulay na isda. Dahil dyan, madalas silang hinuhuli para ilagay sa aquarium na tsak namang kinagigiliwa ng mga nanunood. Dahil dyan, naisip kong gumawa ng listahan para naman makilala nating mga Pinoy ang mga isda na native na makikita sa ating bansa at hindi puro imported na isda lang ang kilala natin. Hello guys, ako nga pala si Nomer at tara, umpisahan na natin. Number 1, Blue Neon Gobby. May kita ito sa buong Pilipinas, lalo na sa ilog ng Lagu-Lagu Creek ng Leyte, Irid River sa probinsya ng Rizal, at sa mga ilog na nakapalibot sa Lanao. Mabilis mo silang makikilala dahil sa kanilang malametallic blue na kulay na mas lalong tumitingkad sa tuwing tinatamaan ng liwanag. Mga lalaki lang na isda ang may ganitong matingkad na kulay. Medyo high maintenance ang isda na to dahil sensitive sila sa mga sakit, lalo na kung palaging madumi ang aquarium, kaya kung balak mong mag-alaga ng isda na to, siguraduhin mong palaging bagong palit ang tubig ng iyong aquarium. Hindi lahat ng butete ay nakatira sa dagat. Ang iba ay kayang mabuhay sa ilog o tubig tabang, gaya na lang ng mga green spotted puffer. May kita ito sa buong Southeast Asia, partikular na sa mga ilog ng Pilipinas. Sa pet store, madalas itong binibenta bilang freshwater fish, pero habang tumatanda ang isda na to, recommended na ilipat mo ito sa saltwater, kung hindi ay mabilis lang ang buhay nito. Agresibo itong isda at kilalang nangangagat ng iba pang mas maliliit na isda, kaya kung plano mong mag-alaga nito, mas mabuti kung mag-isa lang siya sa aquarium o isama mo sa malalaking isda. Number 3, Sharptail Gobby. May kita lang sila sa Leyte pero minsan na rin natagpuan sa ilog ng Taal. Mabilis mo silang makikilala dahil sa kanilang mahabang palikpik sa likuran na pawang kakaiba sa mga lahi ng gabi. Gaya ng ibang lahi ng gabi, pihikan ito sa pagkain. Kung dried food o pellet ang ipapakain mo rito, siguradong iisnabin lang niya yan. Medyo complicated ang feeding habit ng mga isdang ito at hindi ko natatalakayin pa ng malalim. I recommend na mag-research muna bago mag-alaga ng gabi dahil isang commitment ang pagkakaroon ng isda gaya nito. Isa pang isda na madalas makita sa mga ilog at estuaryo sa buong Pilipinas ay ang mga spotted argus. Kaya nitong lumaki ng 15 inches. Kung nagagandahan ka sa isda na to at plano mo mag-alaga, pag-isipan mo muna dahil medyo complicated ang lifestyle ng mga isda na to. Palipat-lipat kasi ito ng tahanan, minsan saltwater, minsan freshwater, kaya baka mamatay lang to kung ilalagay mo sa aquarium, lalo na kung wala kang malawak na experience sa pag-aalaga. Mabilis mo itong makikilala dahil sa batik na kulay itim at kamukha nila ang mga isdang sapsap sa palengke. Ang susunod sa listahan ay ang isda sa pamilya ng butis o mas kilala sa tawag na crazy fish. Tinawag silang crazy dahil sa abilidad nitong lumangoy ng nakatiwarik o nakabaliktad. Sa pet shop, kilala ito sa tawag na slipper. Maraming dahilan kung bakit madalas silang nakabaliktad o para pang patay o natutulog. Ambush predator kasi ang mga crazy fish, kaya tactic lang nila ito para mas makahuli ng isda. Nagpapanggap silang patay kaya mas madali silang nakakalapit sa kanilang biktima gaya ng sa video. May apat na klase ng crazy fish o sleeper sa buong Pilipinas at lahat sila ay nagkalat sa mga ilog ng ating bansa. Ang susunod ay ang pinakapaborito ko sa lahat. Sila ang mga red-tailed gobby. May kita ito sa buong Pilipinas, lalo na sa Cagayan River at ilang ilog sa rehiyon ng Misamis Oriental. Tuwing mating season o panahon ng tag-ulan, lumalabas ang ganda ng kanilang balat. Ang mga lalaki ay nagkakaroon ng buntot na kulay kahel at mas lalong umaangat ang asul nilang balat.
Medyo aktibo ang isda na to at kilala silang tumatalon palabas ng aquarium. Gayunpaman, kaaliwan mo ang personality ng mga isdang to at magandang addition para sa iyong freshwater tank. Kung mahilig ka sa isda na may mahabang uso, ito, baka magustuhan mo ang isang to. Sila ang Viviparous Halfbeak. Tinawag silang halfbeak dahil hindi pantay ang haba ng kanilang uso. Mas mahaba ang uso sa baba at maikli lang ang taas. May kita ito sa buong Pilipinas. Paborito nilang kainin ang mga kitikiti ng lamok na marami sa Pilipinas kaya malaki ang papel nila sa pagsugpo ng malaria at dengue. Kung plano mo naman idagdag ito sa iyong aquarium, hindi mo pwedeng pagsamahin ang dalawang lalaki dahil mag-aaway lang ito. Mas maliit at mas makulay ang katawan ng lalaki kumpara sa babae pero kahit cute ang isda na to, huwag ka muna susubok nito kung beginner ka pa lang sa pag-aalaga ng isda dahil medyo delicate sa pagkain ang mga halfbeak. Medyo marami-rami na tayo na pagkwentuhan at sana ay marami-rami ka nang napulot na bagong impormasyon. Alam mo kung ano pa ang libre? Mag-subscribe sa channel ko. Ang gawin mo lang ay pindutin ang subscribe button sa ibaba ng video at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga video na nilalabas ko every week. Promise, libre lang naman ang subscription sa channel ko eh. Number 8. Red-Belted Gobby. Sa Pilipinas, may kita lang ito sa Lago-Lago Creek sa isla ng Leyte. Ang kalahati ng kanilang katawan ay kulay pula o di kaya naman ay kulay dilaw na sadyang kakaiba sa lahi ng mga gabi. Mga lalaking gabi lang ang may ganito. Ang isda na to ay hindi recommended sa mga beginner dahil pihikan ito sa pagkain at hindi sila kumakain ng pellet. Pero pag nakuha mo ang tamang pag-aalaga ng isda na to, siguradong magiging apple of the eye sila sa inyong aquarium. Number 9. Long-snouted pipefish. May walong uri ng freshwater pipefish sa bansa pero ito ang pinaka-espesyal para sa akin. Mukha silang elegante pero mahiyain at siguradong napakagandang addition sa inyong aquarium. Kung plano mong mag-alaga nito, pag-isipan mo muna dahil mahal ang maintenance ng isda na to. Hindi kasi sila kumakain ng pellet at buhay na krills lang ang kanilang kinakain. Sa ilog kung saan sila nakatira, paborito nilang kainin ang kitikiti o yung anak ng lamok. May isang species ng pipefish na makikita naman sa India na tinatawag na rainbow belly pipefish. Ito na ata ang pinakamagandang pipefish at siguradong mabibili mo ng mahal. Ang susunod sa listahan ay isda na makikita lamang sa Ampakan River sa Leyte. Ito ang mga rhinohorn gobby. Mabilis mo silang makikilala dahil sa itim na stripe sa kanilang katawan. Ang mga lalaki ay mayroong makulay na balikpik na ginagamit nila tuwing mating season patawag sa atensyon ng mga babaeng gabi. Madali itong alagaan kumpara sa ibang gabi kaya patok ito sa mga freshwater tank enthusiast. Ang lahi ng mga snakehead ang isa sa pinakapopular na freshwater fish at ang snakehead gudgeon ang isa sa pinakamaganda. Kahit may kalakihan ang isda na to, popular ito dahil sa ganda ng kanilang kaliskis na parang balat ng ahas. Kung baguhan ka pa lang sa freshwater aquarium, recommended ang isda na to dahil hindi sila sakitin at hindi agresibo sa mas maliliit na isda. May kita ang lahi nito sa buong Pilipinas, lalo na sa Tubay River ng Agusan del Norte at Laguna de Bay. Peste naman ang turing sa kanila sa Lake Lanao dahil hindi ito native sa lawa ng Lanao at pinipeste ang mga alagang tilapia at iba pang native fish sa naturang lugar. Ang susunod sa listahan ay ang Hasselt's Gobby. Sa Pinas, may kita lang sila sa mga ilog sa rehiyon ng Sulu Province at minsan na rin namataan sa mga ilog ng Leyte. Madalas lang silang nakatago sa bato kaya hindi sila mahirap i-body sa ibang mas malalaking isda. Number 13. Target Fish. Ito ang tawag sa kanila dahil sa itim na guhit na parabang target. Madalas itong binibenta sa mga pet shop bilang juvenile o 3 months old pa lang kaya matutuwa ka sa kakyutan ng isda na to.
ang hindi mo alam ay kaya nitong lumaki ng 14 inches sa loob ng 6 na taon. Agresibo ito sa ibang mas maliliit na isda kaya dapat mong pagplanuhan kung bibili ka ng isda na to. May kita ito sa buong Asia pero sa Pinas, madalas silang naiispatan sa mga ilog gaya ng Lago Creek ng Leyte, Palawan, Lake Nawa ng Mindoro, Lake Mainit ng Surigao del Norte, at Kalinawan River ng Agusan del Norte. Number 14. Square-tail mullet. Ang magandang isda na to ay hindi lang pang-aquarium, pambenta rin ito sa palengke. Kaya kasi nitong lumaki ng 24 inches, kasing haba ng dalawang ruler. Pinakamarami ang populasyon nila sa mga ilog ng Palawan at ilog ng Taal, lalo na sa maraming bakawan. Maganda ang color pattern nito habang bata pa pero sa totoo lang, hindi ito sikat na isda para sa aquarium at mas patok bilang pambenta sa palengke dahil sa malaman nitong katawan. Hindi ko alam ang tawag nito dito sa palengke kaya paki-comment na lang kung ano ang tawag nyo dito sa inyong lugar. There you have it guys, natapos na natin ang listahan. Sana ay kinapulutan mo ito ng bagong kaalaman na pwede mong i-share sa pamilya at kaibigan mo. Sana ay nakuha mo ang mensahe ng video na ang ating ilog ay tahanan din ng makukulay at espesyal na nilalang at hindi lang tao ang umaasa dito. Salamat sa iyong panunood and see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!